yung aming panawagan na ang lahat po sana ng ating mga mamamayan, yung mga kababayan po natin, ay magparehistro. Rehistro na lang po para maisama po ang isang daang milyon at 11 na mamamayang Pilipino sa ating pong database. Pantawid Pamilya Program, kasama po ba dyan yung mga PhilHealth benefits? Opo. For the poor families? Yes, ma'am. Under the SWD? Opo. Okay, bigyan po kami ng idea kung ano ang sitwasyon ngayon pagdating po sa health insurance ng mga Pilipino. Yes, malaki na po ang in-improve, lalong-lalo na po dun sa sa batas ng ating universal healthcare law, no? Ngayon po, ang ating mga mamamayan ay idineklara na pong lahat na universally covered under the National Health Insurance Program. So, ang kailangan lang po namin ay makuha ang mga pangalan nila or ibig sabihin, magrehistro po sila sa amin upang mailagay po sila sa aming database. So, yun po ang aming panawagang una. Ang pangalawa naman po ay nilalayon ng UHC or diniklara din ng UHC ang tinatawag naming immediate eligibility. So, dito po, yung ating lahat ng members, kahit hindi pa siya naka-enroll, or hindi pa siya nagbabayad, ay meron na po siyang access sa mga servisyo ng PhilHealth or ng National Health Insurance Program. At ito po ay para magamit niya kaagad sa oras ng pangangailangan ang mga benepisyong pangkalusugang kanyang kailangan. Mm-hmm. Linawin ko lang po, Ms. RC, kasi nakita ko doon sa figures niyo, no, parang 98 million plus yung ano, no, yung insured na, pero nasa 100, almost 110 na ba ang population natin? Pero sinasabi niyo nga po, 111 million. Oh, yun. Oo nga. Paano po yung difference? Ano po yaan? Opo. Ito nga po yung aming panawagan na ang lahat po sana ng ating mga mamamayan, yung mga kababayan po natin, ay magparehistro. Rehistro na lang po para maisama po ang isang daang milyon at 11 na mamamayang Pilipino sa ating pong database. Kasi hindi po naman namin kilala lahat yung ating mga mamamayan. So para po natin maisama sila, kailangan magrehistro po sila. Mag-update po sila ng records, pati po yung kanilang mga dependents. Okay, yung sinasabi niyong pagre-rehistro, kasi halimbawa kami dito sa opisina, di ba, automatic yan kasi nagbibigay kami ng PhilHealth, not pati yung employer. So yung mga sinasabi niyong panawagan niyo na magrehistro, ano po ang dapat nilang gawin? Magpunta lang po sila sa pinakamalapit na PhilHealth office namin at mag-fill up po sila ng aming PMRF o yung PhilHealth Member Registration Forms. At ito po ay agad naman pong, sandali lang naman po yan, at mabibigyan na po sila kaagad ng PhilHealth number. Bibigyan din po sila ng MDR, yung member data records na kanila pong dapat itago upang kung kakailanganin po sa hospital ay meron po silang ipakikita. At nag-i-issue din po kami ng ID hanggang ngayon. Yung mga sinasabi niyo po na dahil nga layo na gusto lahat maano, no, maging member, paano po kaya yung mga, halimbawa, wala namang access, yung sinasabi niyong ganyan, wala namang work, wala namang access, automatic din po ba silang nagiging members ng PhilHealth? Opo. Hanggang sa ngayon po, dahil po sa UHC nga, may mga binago na po siya na mapapakinabangan po ng ating mga mamamayan. Yun po yung tinatawag nating universally covered at lahat ng ating mga members and immediate eligibility. Yun po yung ating dalawang importanteng factors na feature po ng ating UHC. So, yung mga kahit wala po silang trabaho sa ngayon, ay maaari naman po silang magpalista sa ating mga opisina, dahil pwede naman po silang mag-determine or magdeklara na unemployed po sila. At
sa ganun po, hindi naman po sila kaagad sisingilin ng kanilang premium kung wala naman po sila pang pambayan. Mm-hmm. Pero hindi ko lang po sure, yung mga Pantawid Pamilya Program, kasama po ba dyan yung mga PhilHealth benefits? Opo. For the poor families? Yes, ma'am. Under the SWD? Opo. So ngayon po, pag-usapan natin, ano po ba yung, alam ko maraming mga benefits kasi nag-iiba-iba yan at nadadagdagan actually per year, ano, yung mga benefits ng mga miyembro. Sa ngayon po ba, pakikwento lang po, ano po ba yung talagang pwede nilang ma-avail na benefits ngayon? Lalo na po may pandemya pa. Yes, ma'am. Sa ngayon po, meron pa rin po kami yung tinatawag nating inpatient benefits. Ito po yung pag sila ay nangangailangang ma-admit sa hospital. So, na, patuloy pa rin yan dyan ang aming mga benepisyong inpatient. At meron din po kami tinatawag na outpatient benefit package. Ito po yung hindi naman nila kailangan ma-hospital or ma-admit. At meron lang silang mga minor surgery o kaya yung mga hemodialysis po is considered as an outpatient benefit package. Yung kahit po ang cataract extraction is considered as outpatient benefit package dahil ito po hindi naman kailangan ma-admit sa hospital. So, yan po ang outpatient benefit package namin. May mga minor surgeries pa yung iba. At ang isa pa po, yung ating benefit package na comprehensive na tinatawag po naming Z-Benefit Package po. Ito po yung para sa mga catastrophic illnesses, yung mga cancer po. Marami na po kaming na-develop na Z-Benefit Package. Nasa 18 na po ngayon ang aming pong benefit packages. At ang pinaka-latest po namin na aming pong pinopromote since last year ay ang pagbabalik po ng ating consulta package. Ito po yung mga dating nakilala sa pangalan na OPB o kaya EPCB, yung mga ito pang yan check po yun, up. At saka yung check up. Ayun po, ito na po ang tinatawag naming consulta package. RC, ito po ay preventive and promotive benefit package.